Dito na naman kayo sa aking channel. At kung bago lang kayo sa channel ko, click nyo na ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. So ayan, so for today's video, kasi yung mga ka-boardmate ko, busy sila ngayon, wala sila dito. Yung iba, pumunta sa grocery, nag-grocery, and then si Madam, wala rin. Pumunta rin siya ng grocery, and then yung iba busy. So, nandito lang ako ngayon sa room ko, ako lang mag-isa. So, naisipan ko gumawa ng panibagong video. So, ang video na gagawin ko ay, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ako as a cancer fighter, kung paano ako naging ganito, kung paano naging okay yung pakiramdam ko, kung paano ako nakasurvive. Ayan, so, guys, disclaimer lang ha. Yung mga tips na ibibigay ko sa inyo is based on my own experience. Ayan, so, kung hindi man siya mag-work sa inyo, at least, for sure naman ako na may makuha kayong aral dito, may makuha kayo na makakatulong din sa inyo. So, ayan, so, umpisahan na natin kung ano yung mga tips na pwede kong ma-share sa inyo, pwede kong maibigay sa inyo. Hindi po ako isang eksperto, hindi ako doktor, hindi ako psychologist, hindi rin ako nutritionist, ayan. So, hindi rin ako nurse, hindi pa. So, hopefully, magiging nurse din ako someday. So, ayan. So, umpisa. Ayan, guys. So, ang unang tips na ibibigay ko sa inyo is be positive. Alam nyo, guys, isa rin yan sa attitude, ang pagiging tawag ito, positive attitude, isa rin yan sa makakatulong sa atin para labanan kung ano man sakit meron tayo. Huwag tayong mag-overthink na kesyo may sakit tayo, kesyo may cancer tayo, hindi na tayo, mamamatay na tayo or hindi na tayo gagaling. No, no, no for that attitude, guys. Huwag nyong isipin, huwag nyong dibdibin na meron kayong sakit, meron kayong pinagdaan. Kasi kapag nag-overthink tayo, manghihina tayo ng gusto, masistress tayo. At kapag na-stress tayo, isa yan, yung stress kasi isa yan sa mga food ng cancer. So, kailangan positive lang tayo. Think in a positive way. At kailangan, guys, masaya lang tayo. Kumbaga, kailangan mong i-convert yung mind mo and attention mo sa mga bagay na kaya mong gawin, sa mga bagay na magagawa mo, para hindi mo maisip yung mga nararamdaman mo, yung sakit na nararamdaman mo. Kumbaga, parang tulad ko, at dahil hindi ako pwedeng lumabas, dito lang ako sa loob ng bahay kasi baka marami akong mga bacteria na masagap sa labas. Kasi nga, mahina pa yung immune system ko, kailangan ko pang palakasin. Ganun, marami, kapag lumabas ako na mahina pa yung immune system ko is marami akong masasagap na mga sakit kasi madali akong makapitan ng sakit kasi nga mababa ang immune system ko. So, nandito lang ako sa loob ng bahay. Kaya naisipan ko na ibalik yung dating channel ko kasi nakapag-start na ako dati ng channel ko. So, gusto ko siyang ipagpatuloy ngayon na habang nandito lang ako sa loob ng bahay na nagpapagaling ako. So, para hindi ko maiisip na meron akong stage 4 cancer, meron akong sakit. So, nag-isip ako ng ibang activity na pwede kong gawin para ma-convert yung attention ko and yung mind ko na para hindi ako ma-stress, para maging happy lang, maging at the same time, magkaroon ako ng happy lifestyle. Ayan, ako po, kasi bored ako, so ang ginawa ko, gumawa ko ng mga videos na mai-upload ko sa channel ko. Kasi guys, tayo may mga cancer, or kahit hindi man cancer, basta malignan siya. Kapag lumabas tayo sa labas, madali tayong makapitan ng mga kung ano-anong mga sakit kasi mababa yung resistensya natin. As in, bumababa yung resistensya natin kapag may sakit tayo. Ayan. So, kaya ang ginawa ko, madalas stay at room lang ako. So, madalas nandito lang ako sa loob ng kwarto ko. At kung makikita nyo sa ibang mga videos ko, nandun lang kami sa taas, gumagawa kami ng mga challenge. Kasi, gumagawa ako ng video para ma-upload ko sa channel ko
para ma-convert ko yung attention ko, ma-convert ko yung mind ko na hindi ko palaging iisipin yung sakit ko kahit nandito lang ako sa loob ng room ko. Kasi tayo talaga guys, di ba, kapag nakakulong lang tayo sa kwarto natin, marami tayong maiisip na tawag dito, wala na akong pwedeng gawin, wala na akong ibang gawin kasi hindi ko na kayang gawin yung mga ganito, hindi ko na kayang gawin yung mga ganito, kaya nandito lang ako sa loob na room. Kaya marami tayong naiisip. Kaya guys, pwede nyo pong i-convert ang attention nyo or ang mind nyo sa mga bagay na pwede nyo gawin na hindi makakasama sa inyo, na yun yung makapagpapasaya sa inyo. So ayan guys, ang pangalawang tips na maibibigay ko sa inyo is be disciplined. Isa yan guys sa mga bagay na kailangan kong gawin para unti-unti kang gumaling o tuluyan kang gumaling. Kailangan mong disiplinahin ang sarili mo guys, hindi lang sa mga kinakain mo, pati na rin sa mga ginagawa mo o sa mga gagawin mo pa. Kasi dapat guys, alam natin kung ano lang yung mga bagay na kaya natin gawin. Tulad ko, tulad nga ng sinabi ko, bagong opera ako. So, may mga bagay na bawal sa akin. May mga hindi ako pwedeng gawin. Hindi ako pwedeng magbuhat ng mabigat. At bawal din akong magpainit kasi bawal akong mapawisan. Bawal akong mapawisan ang gusto sa likod kasi nga nung operahan ako is nakuhanan din ako ng tubig sa baga kasi nagkaroon ng tubig yung lungs ko. Ayan, so, in-advise ako ng doktor na ingatan ko yung likod ko na huwag mapawisan. So, yun ang mga bawal sa akin. So, sinusunod ko yun siya. And then, kailangan din natin disiplinahin yung sarili natin. Kasi, minsan may mga tao talagang magtigas yung ulo na hindi niya pwedeng gawin, pero ginagawa niya kasi nga, wala na, ayaw niyang i-asa sa iba kasi nga nahihiya siya or iniisip niya sa sarili niya na wala na akong kayang gawin, nasistress na siya kasi wala na siyang kayang gawin, ganun, i-asa niya na lang sa iba. Hindi ganun guys, kapag bawal, dapat bawal, disiplinahin niyo sarili kung gusto maling. Ayan, kailangan sumunod tayo sa lahat ng i-advise sa atin ng doktor, kung anong ipapagawa sa atin ng or kung ano lang yung mga pwede para sa atin. Yun guys, kailangan natin sundin yun. Huwag matigas ang ulo at dapat disiplina. Ayan guys, so ang pangatlong tips na maibibigay ko sa inyo is be brave. Ayun, so honestly guys, simula nung nagkasakit ako, yan lang talaga yung pinangahawakan ko. Yan lang talaga yung isang bagay na ginawa ko. Nilakasan ko lang yung loob ko, naging matapang lang ako kasi sabi ko walang ibang makakatulong sa akin kundi sarili ko. Although nandyan yung mga friends ko, family ko, mga teachers ko, maraming taong nagmamahal sa akin, maraming taong nandyan para sa akin, nandyan para tulungan ako, pero take note guys, tayo lang sa sarili natin ang makakatulong. Kasi paano kung ang mga tao sa paligid natin is gusto tayong gumaling, gusto maging malakas tayo, gusto maging positive tayo, pero tayo mismo sa sarili natin hindi natin ginagawa yun, hindi natin ina-apply yun. Kaya dapat tayo mismo sa sarili natin, palakasin natin yung loob natin, palakasin natin yung isip natin na makakaya natin, malalabanan natin, gagaling tayo. Ganon, dapat iisip mo lang sa mind mo na hindi, trials lang to. Gagaling ako. Lakasan lang ang loob. Kumbaga parang sinasabi ko sa sarili ko na kung hindi ko lalakasan yung loob ko, mamamatay na lang ako. Kasi kung iisipin ko na may cancer ako, may stage 4 cancer ako, and then na-stress na ako, na-depress na ako, iniisip ko na lang yun palagi, maga parang natakot na ako, or yun, maga parang
parang natakot na tayo, ay mamamatay na ako, parang ganun. So hindi guys, lakasan mo yung loob mo, pilitin mo na maging positive sa lahat ng bagay, guys. Kumbaga parang be strong lang talaga, guys. Yun lang talaga yung masasabi ko sa inyo, na sa mga panahon na may mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, yun lang ang masasabi ko, be strong, lakasan nyo lang ang loob. So, ang pang-apat na tips na maibibigay ko sa inyo is eat healthy. Ayan, so ang kakainin nyo lang, guys, is yung mga healthy na pagkain, like ako kasi ang kinakain ko lang talaga is gulay at prutas. Yung gulay at prutas lang talaga, green leafy vegetable, yun lang talaga yung kinakain ko. Kapag nagluluto ako ng kinakain ko, hindi ako naglalagay ng seasoning or salt lang talaga, asin lang, kunting asin lang. So, kung pwedeng yung gulay is, kung pwede mo lang siyang kainin na hilaw, much better. Yun ang pinaka better na pagkain para sa atin, para sa ating may mga sakit na mga pinagdadaanan, may mga cancer dyan. Ayan, so yun ang pinaka better na kainin natin. Kasi, based sa mga nabasa ko, yes, nagbabasa ako, and sabi din ng doktor ko na ang hilaw na gulay daw or mga fruits like that, kapag kinain mo siya ng hilaw is mataas yung nutrients na makukuha mo dun, unlike sa mga niluluto na, kasi nababawasan, kapag niluto na kasi siya, nababawasan. Kaya yun, diba, yung iba kapag nagluluto, ay sabi nila, ay mas okay yan kasi half cooked. Ayan, so mas malaki, mas mataas yung nutrients na makukuha mo sa mga gulay na hilaw. So ako, ang ginagawa ko, nagsishake lang ako, like ng mga carrots, broccoli, yan, yung mga ganyan, sinishake ko lang siya ng hilaw lang, and then iniinom ko. And then, prutas, ganun din, nagsishake din ako, and then yun lang din yung iniinom ko. Hopefully, sana one day, makagawa ko ng video na ipapakita ko sa inyo yung routine ko, yung mga kinakain ko. Ayan, kung paano ko siya gawin, ipakita ko siya sa inyo. Ayan, so, disclaimer lang to talaga, guys. Disclaimer lang. Lahat ng mga sinabi ko sa inyo or lahat ng mga tips na ibinigay ko sa inyo is based on my own experience lang talaga, pati sa mga kinakain ko. Ayan. Iniwasan ko na talaga yung mga bagay, ay yung mga pagkain na bawal. Like soft drinks, like karne, meat, mga meats, mga ano. Gulay lang talaga yung kinakain ko. Hindi, minsan hindi ko siya niluluto. Basta gulay na pwede ko lang siyang kainin ng hilaw, kinakain ko siya. And then, more on fruits. As in, more on fruits. Wala akong kain, wala akong meal na wala akong prutas. Yun lang talaga. Yun lang talaga, guys, yung mga pagpalakas sa atin. Ayun, so, ano pa ba? Siyempre, kailangan natin matulog ng maaga. Ayun. Less stress. So, ayan, guys, nasa panglimang tips na tayo. At ang panglimang tips is, yan ang pinaka-importante sa lahat. Yan ang pinaka-importante sa lahat ng tips na ibinigay ko sa inyo, ang pagdadasal or prayer. Ayan, so, ako, guys, simula nung nagkasakit talaga ako is, wala akong ibang ginawa kundi magdasal. Or kahit noon pa na hindi pa ako nagkakasakit is madasalin ko talaga akong tao. As in, lahat ng nasa loob ko, lahat ng mga pinagdadaanan ko, lahat ng sakit na nararamdaman ko, ipinagdadasal ko po. As in, sinusurrender ko sa kanya, iniiyak ko sa kanya. Ito yung ginagawa ko para gumaan yung loob. Kasi, yun nga, guys, eh, kailangan mong humugot ng lakas. Although, nandyan yung family natin, nandyan yung mga friends natin, nandyan yung kung sino mang tao, yun, nandyan yung jowa natin, girlfriend, boyfriend, mga ano pa man dyan, nandyan sa tabi natin, pero iba pa rin po talaga kapag nagdadasal tayo. Kasi, kumbaga parang yung tips number 1, number 2, number 3 na ibinigay ko sa inyo, number 4, is magagawa nyo lang po, kung mahirap po para sa inyo na gawin yun, is ipagdasal nyo po, hingin nyo po sa kanya na magagawa nyo po yun. Kasi wala pong imposible, wala po talagang imposible. Ipagdasal nyo po na gumaling kayo sa
nararamdaman nyo. Kasi guys, ako, real talk. Nabulol pa. Ayan, so, real talk talaga, guys. Ako, hindi ako nag-isip na natakot ako, nung nagkasakit ako. Naikwento ko na yan sa inyo sa unang video ko na ginawa. Naikwento ko na yan sa inyo na wala akong naramdaman. Wala akong naramdamang takot. Inisip ko lang na pagsubok lang ito sa buhay ko, malalampasan ko nito. Lagi kong sinasabi, tiwala lang. Yan talaga yung words ko. Kahit nung hindi pa ako nagkakasakit, nag-aaral pa lang ako. Yan talaga lagi kong sinasabi, tiwala lang. Makaka-enroll tayo. Makakapasa tayo. Makakagraduate tayo. Tiwala lang. As in, yun lang ang pinangahawakan ko is magtiwala ka lang sa kanya. Magdasal ka lang sa kanya. Ayun, na palakasin ang loob mo, na maging positive ka, na magawa mo yung mga bagay na gusto mo para gumaling ka. Mga ganong bagay. Ipagdasal mo lahat yun. Ipagdasal mo, walang imposible. As in, walang imposible. Kahit paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na walang imposible kapag nagdadasal tayo, guys. So, ayan. Lagi niyong tatandaan. Tiwala lang. So, ayan, guys. Sana marami kayong napulot sa ishinare ko sa inyo. So, hindi man ako magaling magsalita or marami man ako nakalimutan kasi nga, hindi naman talaga ako tawag dito. Hindi ako magaling magkwento eh. Hindi, lalo na pag sa harap ng camera. Ayan. So, hindi ako... Marami akong nakakalimutan. As in, guys, totoo yun. Marami akong nakakalimutan mga bagay-bagay. Simula na nagkasakit ako, naging makakalimutin na ako. Pero, yun nga, sinasabi ko sa inyo, iwala lang. Iwala lang. Yan lang ang sasabi ko sa inyo. So, kung nagustuhan nyo yung video na to na ginawa ko yung video na to kasi para sana maka-inspire ako ng maraming tao, lalo na sa mga may mga pinagdadaan ng kagaya ko. Yun. So, disclaimer lang talaga ulit, disclaimer lang. Yung mga sinabi ko or yung mga tips na ginawa ko, sinabi ko sa inyo is, based on my own experience lang po talaga yun. Yun lang po yung mga ginagawa ko, yun lang po yung mga pinagdaanan ko, at yung mga nangyari sa akin. So, if you like this video, please, subscribe na sa channel ko. Ayan. So, sana magustuhan nyo yung mga videos na ginagawa ko kasi malaking tulong din yun para sa akin. Malaking bagay din yun para sa akin. Ayan. So, kapag gumagawa ko ng mga challenge kami, gumagawa kami ng mga challenge is masaya ako kasi hindi ko inaalagaan yung sakit ko eh. Nagagawa ko kung ano yung mga gusto kong gawin. Alam ko na sa sarili ko na kaya ko na palang gawin yun. Kaya ko na gawin to. Ayun. So, nalalaman ko sa mga ginagawa ko. Nalalaman ko na kaya ko na palang gawin yung isang bagay. So, yun guys. Hanggang dito na lang yung video na to. I-end ko na siya. Sana magustuhan nyo at sana marami kayong mapulot na aral sa mga sinabi ko, sa mga binigay kong tips sa inyo. Ayan, so, bye guys! Tiwala lang!